What's up everyone, Lexi Dal here and welcome back to my channel. So for today's video, nakita naman sa title ko anong gagawin natin. 10 facts about me. Ayan, meron ako dito ng listahan. Dito nakalagay yung mga question. 10 question kasi nga, 10 facts nga, diba? So ayun, simulan na natin. Play my intro. Question number 1. Full name. So, ang buong pangalan ko ay Lance Ronald E. Vidal. Yung tawag nila sa akin sa school, Lance. Yung tawag naman sa akin ng iba kong kaibigan sa BL community or sa mga BL fans is minsan Lancey, minsan Lance lang. Ayoko talaga din tawag ako Ronald kasi may inis ako. Kasi, ewan ko, promise, pagkatawag Ronald, ititigan ko na lang yung isa ko kasi ayoko talaga na tawag ako na Ronald. Question number 2. Age. Miss 19 years old na. Mukha ka 19 ko lang na itong February 16. So 19 years old, turning 20 next year, 23. So and I'm so excited. Actually, nung nag-18 talaga ako nito. Nag-18 ako last year, 2019 ang month. Parang gusto ko nagawa yung lahat ng mga bagay na hindi ko pa nagagawa nung hindi pa ako 18. Tulad nung pagbabiyahe ko ng isa. Kasi talaga ako sinibunyahin ng isa, promise. Pero nung nag-18 ako, buti kumabot ako ng SM North EDSA para sa FM ng Love by Chance. Nakakaloka. Ewan ko bakit. Basta nagawa ko na lang siya mag-isa kasi ayoko talaga magbiyahe mag-isa. Question number 3. Ginagawa ko pag bored ako. I'll have to ask my accountant about that. Siyempre ba, nakahiga lang ako tsaka nanonood ako ng mga vlogs. Ayun, vlogs nga ni Lloyd Cardenasi. Ay, gusto ko ito mga vlogs. Pati ni Miss Everty. Everty kasi yung translator nila. Sorry na. Tsaka pag pwede na ako, ginagawa ko din ano. Nanonood ako ng mga kanta sa ng K-pop and Twice, Red Velvet, etc. Tapos minsan nanonood din ako ng series pagka trip ko talaga man. Ayun ang ginagawa ko pagka bored talaga ako. Question number 4. Favorite color ko, red talaga. Actually red talaga, ewan kong bakit. Sumunod yung blue-green eh. Mint plant talaga. Siyempre, love-love dati ng mint plant. Kaya blue-green. Tapos black. Black. Basta yung mga light color. Yung talaga yung mga gusto ko yung mga light color. Ayun. Favorite color ko talaga. Question number 5. Talent. Talent ko is kumanta. Oh! Charot. Hindi, ang talent ko talaga is sumayaw talaga. Napapansin nyo naman sa YouTube channel ko, puro ko dance cover ng ITZY, Twice, yan, puro girl group. Pero tinatry ko rin naman na mag-cover ng mga boy group. Actually yung sa BTS na Black Swan agad, inaaral ko pala siya kasi wala lang, cute na talaga ng beat niya. Kaya gusto ko rin matutunan ng isip. Question number 6. Favorite drink. Drink ko talaga is milk tea, coffee, milk, tsaka yung favorite ko sa Thailand yung ano, Nong Yen, yung pink milk. Oh my god, miss na miss ko na yun. Na matapos na itong enhanced community quarantine na to para ayun, makabisita naman ako ng SM North sa Chaco Shack kasi yun talaga yung favorite kong milk na Nong Yen, yung pink milk nila. Question number 7. Gusto kong trabaho nung bata ako. Actually, nung bata ako, nagtitunto kasi nung mga kaibigan ko kung gusto namin yung trabaho, paglaki namin. Eh, ang sinabi ko, doktor. Ewan ko kung bakit. Tapos nung ano ko yun, may napanood ako ng movie.
The Grudge ata. Yung basta horror siya. Eh sa ospital. Tapos nung minumulto yung babae, sabi ko, ala, ayaw mo na maging doktor kasi nakakatakot. Mamaya may luto, may ganyan-ganyan. Makasalo mo pala sa hallway. Kaya ayoko, eh, kisa sa akin. Tapos sumunod na gusto ko yung bumbero. Bumbero. Ewan ko kasi, di ba nga favorite ko yung, ano, yung sa mga apoy-apoy. Kaya parang naisip ko gusto bumbero. Tapos nung meron naman akong napanood na palabas, yung nasunog, A Nightmare on Elm Street ata, yung kay Freddy Krueger. Nasunog kasi siya, kaya natakot na rin ako. Medyo meron na akong pagkano sa apoy. Kaya, kasi sumunod na, yung pangatlo kong gusto trabaho na sinabi ko nung bata ako, police, baby, Cardo. Cardo, magtago ka na. Kaya yung police. Pero hindi ko, nung, ayun talaga yung mga pangatlo, yung tatlong yun ng bata. Obviously, gusto ko talaga yun. Question number 8. Favorite K-pop group? Favorite K-pop group ko talaga is Girls' Generation. Since 2011, the boys' era, nagustuhan ko na talaga sila. And until now, hinihintay ko pa rin sila mag-comeback. Yung last na comeback nila is Holiday. And yung last na comeback nila na kompleto sila, 49 is Mr. Mister. Tama, Mr. Mister. Tapos, ayun. Tapos yung sub-unit na last nila is OGG, Real Touch nila. So, ayun, hanggang ngayon yung hintay ko pa rin kasi si Taeyeon pa lang yung si Taeyeon yung active sa pagka-comeback. Ayun, solo artist. Pati si Tiffany. Tapos yung next na favorite K-pop group ko is Twice. Twice talaga. Actually, nung concert nila dito, pupunta dapat ako. Eh, parang kinailangan ko rin ng pera talaga. Binenta ko yung ticket ko. Pati yung light stick ko. Ayun. I'm sad. So, babawi na lang siguro ko next concert nila. And next, yung pangatlong table K-pop group ko is yung Red Velvet. Ayun, Red Velvet talaga. So, oh my god. SM did sa lahat ng Girls' Generation. But sa'yo, Red Velvet. Question number 9. First country that I want to visit. Yung una kong place talaga is Korea. Since maybe Sasha, magta-Thailand dalawa. Kasi ano, sa Thailand, ano siya, wala siyang visa. Kaya, passport lang, ticket, plane ticket, yun lang sa mga pagkagasa sa inyo. Actually, this coming December, early December, nagbabalak ang mag-Thailand ng friend ko. And parang, mauudlot na naman yun dahil sa COVID na kumakalat pa rin hanggang ngayon. So ayun, pag if ever na hindi pa rin namin matuloy itong Thailand trip na to, siguro next year, February or April, para isasakto namin sa Songkran. Kasi yung Songkran sa Thailand is sobrang saya, basaan, basaan talaga. Yung unang business ko talaga is Korea, since may visa, Thailand talaga na. Tsaka doon kasi yung ano, yung mga favorite girl actor ko, yun sila. Ano, sila yung plano na pag kumakan nila sa video na yan. Si title, mga LBC Boys, tapos yung ibang cast na napapanood kong series. Gusto talaga sila makita. Actually, yun yung talaga yung habol ko doon. Puntahan sila, tapos umatin yun sa mga ano, event-event sila doon. Tapos makita sila doon, kamunitas para ano, all-in mo na talaga sila makita, diba? Number 10, last question. Mga weird na nagawa ko nung bata ako. Kung may tatlo kasi. Sabi natin una. Hindi ko alam kung weird to. Basta yung una, pinatlo na sa akin ng lola ko. Nag-aalaga sa akin ng bata. Kasi pagpapasapasahan ako nung bata ako eh. Yung una is, may tindahan kasi yung lola ko. Tapos, pag umaga, iniiwan niya lang ako dun sa may sala nila. Pati yung kapit niya. Parang medyo mga 2 years old ata sa years. So, mga ganun. Tapos, iniwan niya yung kape niya din sa sofa. Tapos, bumupunta siya sa tindahan kasi may nabili. Tapos, pag bumabalik siya sa bahay, sa sala, yung kape iniwan niya, ubus ko na. Kaya yun, kaya favorite ko yung kape talaga. Diba? Hindi ko alam kung weird siya, pero wala lang, share ko lang. Tapos, yung pangalawang weird talaga na ginawa ko nung bata ako, siguro around 5 years old ako, ayun. Meron sa lababo, may basketball, may mug. Eh, uhaw na ako nun eh. Wala akong makita tubig sa ref, wala rin sa lamesa. So, may nakita ako dun sa may parang lababo.
ano siya mag-shoot. Tapos, eh, madilim. Ano siya, tawag doon, gabi na. Inom ako. Pagkainom ko, nakita ko ni mama na tinutong ako yung magdayon. Eh, tinawag niya, Lance, ano kinagawa mo dyan? Sige, umiinom. So, ba't mo iniinom yan? Eh, ano yan, postesya. Oh my God. So, nandun talaga ako nung tea. Tula talaga sa ano, may pustiso nga ni Lola, busy. Tapos yung pangatlo naman, weird na ginawa ko nung bata. O yun, pinanto lang din to sa akin ng mama. Pagka na lumidaw ako, pumupunta ako sa sulok. Bawa din may sulok, tapos may sulok ko siya. Umuupo daw ako doon, tapos dinadaw ako doon dumi. Ganun daw ako. Tapos paglabas yung dumi, nakuha ako, tapos gagano ko daw isa pa rin. Dikadiri talaga, sigurin. Alam mo ba na kung nagkwenta sa akin? Dikadiri talaga ako sa dili ko. Imagine. Dumi tapos igaganon mo sa father. Kadiri kaya? Ang alam mo yun. Kadiri talaga ako. Hanggang ngayon, alala ko pa rin yung ginawa akong bata ako. So, ayun muna ang video natin for today. Hope na nagustuhan niyo tong video na to at marami kayong natutunan at sa mga favorite kong gawin at mga weird na nangyari sa akin nung bata. Sana nagustuhan niyo to. Huwag niyo kakalimutan mag-like, subscribe, hit the notification bell para palagi kayo updated sa mga video na aking i-upload. Maraming salamat po. Kapunka!